Hey guys, I'm Dre. Hi. Api. Adrian. Keith. And Miko. We're Black Cookies Production and this is DSLR Photography Challenge. This is the DSLR Photography Challenge. In the last video, we used our cell phones to produce an output. This time, we're going to be using our professional DSLRs to produce an output with the theme of, once again, warranty. Each and every one of the members will have their chance to present their work, and you guys will again vote who will win in this challenge. After this intro, you'll be seeing who's the winner on the last phone photography challenge, and for our next video after this, you will have a chance to join us on our next online photoshoot challenge. We will be needing 6 of you guys to join us and shoot an online photoshoot. What you'll be needing is a phone or a tablet or a laptop. We will be the one guiding you what to do and able to take your picture while we are at home. How you will be able to join? Make sure you're subscribing to this channel, like this video, and comment below who you want to be with. Team Dre, Team Kyle, Team Keith, Team Adrian, Team Api, or Team Miko. We will be reaching you out on Instagram or on Facebook, so make sure to include your Facebook or Instagram in the comment section below. Again, if you don't follow the rules, you'll have less chance of joining us in the next video. So now that's loud and clear, let us now proceed to the DSLR Photography Challenge. Quarantine edition. I will leave you at home. Stay safe. Alright, so welcome sa DSLR Photography Challenge. Okay, nung nakaraang phone photography challenge, nagkaalaman tayo kung sino, ano ang nangyari at ginawa namin. Ngayon, husga na natin kung sinong nanalo. Unanimous naman eh. Siyempre para mas landslide. So, pero mabilis ang mabilis lang yung mga comments nyo. Maraming salamat sa mga nag-comment. Thank you sa mga nag-comment. Kit, what can you say? Thank you sa team Kit. Wow. Yes. So, mami, team ka na agad. Iba ka, iba. May team ka na agad. So, ngayong bagong photography ulit. Yes. Let's go, team Kit tayo ulit. May bumoto kay Api, Kuya Apple. Api, di up kasi. Eh, ito maganda, sabi niya. Hindi ito nakaaksaya ng oras dahil marami kang natutunan. Mahilig rin ako sa photography. Para sa akin, ang panalo is Black Cookies Production. Bawat isa, iba-iba talent lahat. Sa ako kanya pala, okay, salamat guys sa mga boto nyo. Sana napasaya namin kayo. Habang pinapanood nyo to at nagko-comment kayo, pumipili na rin kami kung sino ang pwedeng maging katandem namin sa next video. So guys, yung unang magpresent sa amin si Kyle yan. Si Kyle, mabait na tao yan. Pulog-pulog! Ba't lumulugoy? Grabe. Si Atman to, pre. Wait. Hindi ko pa nakikita eh. Tayo natin si Kuya Apple. Oy! Angas, boys! Funny! Huwag nang kainin niya, panis na yan. Konting context lang, Kyle, kung bakit related to sa quarantine. Ang nire-represent niya is tayo, kahit na may virus na ganyang kalaki din natin nakikita, kaya pa rin natin siya kasi kaya natin mag-scale down sa level ng virus. So kung malalabanan ni Ant-Man yan, kaya rin ng regular man. Yeah. Yung regular sized man. So, ang gagawin ko para sa photography challenge is plato. Hindi ko alam bakit yun yung sinuggest ko. Ako nagsuggest nun. Fast forward tayo dun sa part na sinushoot ko na. Simulan ko ng picture ngayon gamit yung camera. Tsaka yung pinggan. Makikita nyo sa loob ng pinggan si Ant-Man. Tapos lagyan ko ng gatas para sa effect. And then white background. Gamit kong white background. TV, yung mismo light source. Papatayin natin yung ilaw. Madilaw yung gatas. Natanggagan natin ang tubig. Okay. Okay na yung itsura niya. Try ko ng picturean muna. Okay, nabot na ako ng umaga. Joke lang. Nakapag-edit na ako and ginamit ko is Lightroom. Kasi siyempre, maganda naman din yung itsura niya ng Lightroom lang. Bawal mag-manipulation. Hello Lightroom! Panawarin nyo na lang siya sa end nyo na lang tignan yung high-res. Hindi ko na papakita yung process kung paano ko ginawa kasi madali lang. Mga black and whites lang naman and vignette.
sharpen basic corrections, kayang-kaya niyong gawin. Bye! Panalo na to, yo! Hindi, pwede nating hanapan ng butas to, Adrian. Bet, ano, grabe. Yung, oh. Salat ko yung ganun. Tap! Oh! Look at Kuya Apple. Si Kuya Apple. Si Dre next, pagkatapos ko. Kami ng mga ka-team Dre ko, medyo nahirapan kami kasi plato. Pero parang may violation din ako kasi dito yung parang kay Kyle, may nilagay sa subject. Pero parang nilagyan lang naman. Siguro hindi pa rin. Ito na, send ko na, titignan niyo. Ano ba? Grabe. Hindi ko pa nakikita. Inubo to. Parang umiinom ng mainit na sabaw yung plato. Positive. Positive. Dre. Explain mo naman. Yan. Alam kong mahirapan ako sa plato, so ginawa ko na lang siyang literal na subject. So nilagyan ko siya ng mask, inassume ko na tao siya. Tapos parang kunyari i-take pa lang niya yung meal. Para siyang ano yung situation ngayon sa mga ayuda, yung mga mahirap, you know, yung mga food. Medyo nadilimang ko lang, it's too much dilim. Yes, plato, hirap to. Let's proceed to the challenge. So DSLR ngayon, no? Ang tanong, paano kayo makaka-relate dito? Well, yes, hindi naman lahat magkakaroon ng SLRs or kung hindi mo balak bumili, di ba? Hopefully, kung meron ka and you use one, kahit na anong klase yan, pero any DSLR camera, kaya. So, umuha ako ng spoon and fork, umuha ako ng plato. Naalala nyo to, ng phone, yung phone photography gamit ko to. Ilaw yan, eh. Tapos, may mga itlog dito. Ito, nandito na to. I mean, kinuha ko lang yan. Itlog, ito. Tapos, parang plate stand. Gamot. Ito siya, di ba? Gagawin natin siyang tao. Pagmumukain natin muka or tao to. 35mm na 1.4 lens. Kahit 50mm na lens, pwede to. Or kung may 35 ka na lens, pwede rin. So, ito yung puhan. Try natin kung tatayo siya dito. Ayan. Tapos, ito, yung maliit na mangkok, ito yung magiging parang plato niya. Coconut oil, tsaka mga itlog tablet, magiging foreground nung picture natin para i-set up yung scene. Ngayon, lalagay ko siya na parang ganyan muna. So, lagyan natin ng hairpin. So, may mask na! So, lagyan natin sa gitna. Lagyan natin siguro ito dito. Ayan. So, di nyo makikita. Try natin ito yung pinaka-beam lang niya na ilaw. Tapat natin dyan. Uy! Panis! Pwededs! May kalawit kasi dito. Pinaktan ko siya ng oil. Para hindi makita sa picture na, uy, nakapatong pala. Okay, last konti pa, mga ilan pa. Okay na ako dito. Edit na natin. Okay, so naka-mic pa tayo para malinaw. So far, ito yung mga shots ko. So ito yung napili ko talaga. Edit na natin. So ang goal lang dito, mas yun. Mas maging dark ulit siya. Ang ginagawa ko pag nasa Photoshop, para sa mga nag-Photoshop dyan. So gawin yung layer nyo. Medyo mabilis lang to. Hindi naman this shot tutorial talaga. Punta ka ng filter. Punta ka ng camera raw filter. And make sure na kung nag-shoot ka, naka-raw, large format yung picture. Ngayon, ano bang ipapansin natin dito? Wala, actually hindi ako ready. Ano to, impronto to. Okay, so more on tatapangan natin siya, tapos lalagyan natin ng more on grit effect, mas clear, mas clarity, tapos mas less colors, pero mas cinematic. So nandun yung blue, greens, yun. So yung curves kasi, para siyang nilalaro mo yung highlight shadows, contrast into one. Temperature, medyo bluish, blacks, medyo itiman natin. Texture, taasan natin para mas maging sharp din clarity nga. Ayan. Mag-split toning tayo, no? So, usually yung ginagawa ng split toning, parang filter na rin yan. So, kunyari, nilagay ko yung hue sa bandang green, tinaas ko yung saturation, may ganyang feel na siya, may parang cinematic feel na siya. So, yung shadows, gusto ko pwedeng ma-orange or ma-blue. So, try muna natin sa mas blue, light blue. Pangit mo, gamot. So, gawin natin orange. Ayan. O, diba? Tapos, lagyan natin ng konting green. Okay. Pagka-orange niya sa split toning, medyo bawasan natin. O kaya dagdagan natin yung... Sige nga, patingin. Boom! Putik. Ito siya. Layo, no? Ito siya, tapos ito na siya ngayon. Mas cinematic na
siya, mas gusto ko yung itsura niya ngayon, mas dark, parang shot sa camera, parang pelikula. Still, I think I delivered yung gusto kong mangyari. So, balik tayo ngayon sa mga Black Cookies folks, and hopefully may natutunan kayo. Galing, oh, palakpakan natin guys. Ganda pa rin, mag-edit natin. Galing, galing. Ramdam ko yun. Okay, so yun, Adrian, ikaw ang next. What you got? Sen William! Ayun! Oy, grabe naman to, pa, parang wedding. Hey, ang ganda. May flatlay, oh. Tinan mo, may ano pa ng sampalok. Ayun yung mga flatlay. Nilalabas lang pag may bisita. Pang-pesta, pag may pesta. So, ikakabit natin siya sa quarantine. Kaya siya naging quarantine, yung team niya. Kasi, tatlo, di ba? Napansin nyo, tatlo, di ba? Oo. Oh. Napansin nyo, tatlo. Yung plates. Ano yan? Mommy, daddy, saka yung anak niya. Oh, so, yup! Wow! So, naging isang buo sila. Quarantine. Wait lang, naging isang buo sila. Kasi sa quarantine niya. Ano yan? Laging buo sila ngayon kasi magkakasama sila. Napakalupit mo! What up guys? It's about DSLR Photo Challenge. And yung team natin is katulad ng last time, quarantine, our quarantine pa lang. Then yung subject is plate or plato. Yung mga gamit na kailangan ko is laptop, 50mm lens, 1.2, and flash, and may 5D Mark IV, and syempre yung plate. Illustration do. Wala pa akong naiisip na concept, so experiment lang lahat. Try natin kung anong kalalabas. So, update. I think nakuha ko na. Goods na ako dito. So, hindi natin yung mga nabanggit kanina. So, gumagay yung food table natin. Sa green na dahon na to. Tapos sa transparent na plates. Eto, tignan nyo. Try natin. Alright. Goods na ako dito. So, next natin is editing. I-edit natin siya sa Lightroom kasi no need natin na Photoshop kasi wala naman tayong major na linis. Kasi malinis naman na. More on kulay lang tayo. So, alright. Settings natin is RAW. So always shoot RAW. Kasi mas madali siyang kulayan and mas hindi masisira yung quality niya pag kumakulayan. So import. Tingnan lang tayo ng mas better na shot. Gagawin natin siyang more texture. Ayan. Mas mag-pop yung kulay ng plate. Although, glass siya. Tatry natin. Tignan natin clarity para yung texture na lumabas. Alright. Tignan natin isupa kasi medyo malakas yung ano yung design kesa dun sa plate. So, that's it. Export lang natin siya sa desktop. And let's check it. I think pwede na. That's good para sa akin. So we're done. Realization lang. Medyo challenging siya kasi hindi naman to yung usual na ginagawa ko. Pero yun, nagtatry kami ng new sa group. So masaya. Masaya naman yung kinalabasan and satisfied naman ako. So check natin yung iba. Tatlo! Nice. Ang tindi nun. Eto na nga. Hindi hintayin yung lahat. Ayan na. Pinakasikat. Ayun. Yung reigning champion. Reigning champion. Hindi naman. Grabe naman kayo mga preso. Eto na. Kuya Apple. Ako. Si Kuya Kit. Kuya Kit. Google. Uy, nung February pa yung sibuyas mo, dinaanod sa Google. Actually, nakita ko lang kasi yung plato na pula. Hindi ko dapat gagamitin yun, nagagamitin ko yung puti lang. So yung sa quarantine, may text kasi na live life with a little spice. Ayun! So, para wala. Yung quarantine, parang pwede natin siyang i-take na spice lang siya sa life natin para mas sumarap yung life natin. Ganun. Mas wow! Mas maging fruitful, maging worthy. Hello! Kung napanood niyo yung last vlog namin, nag-shoot kami gamit ang camera. This time, totoong camera na yung gamit namin. Kailangan gumawa kami ng picture na ang main subject is itong plate. Tapos,
related siya sa quarantine. Sa mga nanonood dyan, hopefully you're all okay, you're safe, and let's go! May idea ako kung paano isushoot tong plato na ito yung magiging main subject. Ito yung nasa unahan, yung nasa likod niya is mga parelip goods. Delata, bigas, gano'n. Tapos blurred lang sila, so ang focus is itong plate. Try natin! Take note guys, sa mga mamimili, mag-grocery. Pagka-grocery nyo, don't forget to disinfect, okay? Importante siya para safety first tayo. Inayos na natin siya. Galito yung itsura niyan, tapos itsura natin. Ayan ang plato, kailangan sa kanya naka-focus. Click! Nagdagdag tayo ng konting ingredients. Tapos, sinangat natin ng konti ito. Tapos, pagpipicture natin, talagyan natin ito ng konting angle para medyo may something ito. Konting ganyan lang. Ingat! Pagilas! Tapos, medyo papatay natin ng konti yung ilaw. Tapos, gagamit tayo ng flash. Yun yung tayo nating achieve. Patay na yung ilaw dito. Meron lang tayong isang ilaw dito pa konting backlight. Tapos ito yung main light natin. Uy! Pangit! Boom! Pangit ka. Hindi siya nag-work. Walang dating. May patay. Buwag patay ng isa. Last time kasi may ginawa si Adrian na double exposure sa phone. And itong camera ko is may double exposure. So, pwede natin gawin yun. Isang plate lang, tapos naka-flat lay. Tapos, try natin na sa loob nito is may something na related sa quarantine. Try natin yun. Hindi ko masyadong trippy yung una natin ginawa. And try natin yung double exposure. Hindi din nag-over. Tinay natin to pagka nagka-flat lay kami. So, naglalagay kami ng patong para ma-emphasize yung pinakagusto namin picturean. Nagamit namin to kapag picture kami na invitation. Bali, dalawang plato to. Yung isa, maganda yung red, yung design niya. Live life with a little spice. Patong natin, yun lang. Tapos, naglalagay tayo ng konting bawang, sibuyas, kasi may nakita tayong bell pepper. Tapos, konting mga hot sauce, ganyan, pang lang. Picture natin dito sa taas. Tapos, baka yun na yun. Okay, so, picture ako muna ulit. Balikan ko kayo. Okay, so, nakapili na tayo ng gagamitin natin. Tapos, i-edit na natin. Tapos, yun na yun. Nakapressure. Bye guys. Yung part 2 na yun. Wait lang, may dalawa pa tayong magpapakita ng picture. Ay, meron pa ba? Hindi, okay na. Okay na. Pinatawag na ako ni Steph eh. Tapos na yung sa akin. Ngayon, eto na. Eto na. Miko, eto na. Ayan na. I-send mo na. Ang ganda. Wow. Grabe. Talaga. Kasi naisip ko quarantine yan kasi namimiss ko na yung Jollibee. Ang lupit mo dyan. Napakalupit. Wow! Ganda. Wow, si Miko talaga to. Madaming joke na talaga. Maraming baon to. Parang ayoko maniwala. Oh. Ikaw na to. Ito na yun si Miko na to. Ito na ba yun? Ano pa inaantay mo? Api, ano sabi mo? Oh, di ba? Dalawa lang mo. Explain ko ba yan, quarantine? Siguro. Siyempre. Hindi, siyempre kasi ngayong, ano, ngayong ECQ, lockdown, nagkaroon ng liquor ban. So, yun yung representation ko ng empty glass of Fundador na hindi pa rin nalalagyan ng laman. Yun, so munti nga ako nang makalimutan, kailangan pala yung vlog to. So, midway, sinushoot ko siya, tsaka ako lang naalala na kailangan pala siyang i-vlog. So, ayan ang naisip kong setup ng aking plato. Meron lang ako is tatlong plato. Tapos, ang meron akong ilaw lang, ito, ilaw nitong phone na to. Tapos, ito, rechargeable na radio / flashlight, rechargeable. So, ang aking assistant ngayon ay si Mitch. Kay, hindi ko mapapakita sa inyo paano siya gagawin kasi itong phone din na to, ginagamit as ilaw. Papakita ko na sa inyo yung output natin. So, ganito lang naman siya. Ayan, yan lang siya. Tapos, nandito ako. Ito yung ilaw ko.
medyo bluish siya, tapos medyo, tapos hindi maganda yung bitaw nung ano, hindi maganda yung bugan ng ilaw. So gagawa namin ng paraan yan. Mamot ako ng kutsara, tinidor, baso, and then plato. Kasi napiplane na ako sa kanya, kasi ang problema ko, kulang ako ng ilaw, tapos yung paligid, magulo. Kinailangan kong medyo ma-macro yung ano, yung shot natin para matago yung loss ng everything. Ipo-post process ko na siya. Okay guys, we're back. So ngayon, gagawin ang ginawa ko. Lilipat na natin sa laptop yung mga files. So pipiliin na natin kung ano yung maganda na ginawa natin. Gumawa ako ng 3 or 4 na setups. And medyo nagustuhan ko nung pinasukan ko na ng baso. Ang plain kasi tignan and feeling ko hindi masyadong maganda yung lighting ko and yung lugar. So kapag kasi mas maraming gamit, mas marami kang pwedeng gawin. Like yung depth of field mas maganda kasi merong subject sa iba, merong yung framing mo maganda kasi maraming laman. Flip. Ayos ba? No. Parang may mas maganda pa dito. Sakto lang. Ito, ang ganda ng kinang. So, nakikita niyo yung light source ko. Ito, medyo we're hitting home na. Yalatang may tao dyan sa dulo. May tao yan. Diluman lang natin. Sige, ito na yung edit natin. Okay, so exposure. Medyo madilim siya. So, dagdagan natin exposure. Too much. Exposure. Yan. Contrast natin. Gano'n ba siya katapang? Sobra naman. Ginawa natin 20. Highlights. Yung tela ko kasi medyo madumi. So, angat natin ng kaunti. And then the shadows. Ayan, siguro ng konti. Shadow. Ayan. Whites. Shadow maliwan. Blacks. So, ayan natin ang kaunti. Tingnan natin sa temperature. Sige, bigyan natin ng medyo yellow yan. Tapos, bigyan natin konti. Magenta. Para mag-even out. Diba? Parang may attitude na kagad yung photo. Curves. Spray around with the darks. The lights. Too much. Parang makikipag-inuman kay Pablo Escobar nito. Diba? Ganda ako. Patay ang color. Evident na may yellow and green eh. Patayin natin itong yellow. Yan! Okay, the luminance of the yellows and the orange. Maliwanag mo siya. Ayan. So, look at that. Yo, I'm happy with this, man. Export. Let's check out the photo, man. Plate photography. Bang. Looks good, man. So, that's my photo. Peace. Okay. Alright. Guys, maraming salamat sa pag-support nyo. Good night. Hindi ka pa ini-intro. Hindi ka pa ini-intro. Okay guys, last but not the least, the muscle of the team. Ito, mahal na mahal ng lahat to. Happy. Si Kuya Apple. Kuya Apple. Apple. Ito na. Si Sen ko na. Uy. Si Raz. Sinan ko. Ang hirap. Wow. Ang stupid. Kaya yung dinaranas natin ngayon, karamihan, no? So, lahat tayo nag-aabang kung sa ayuda. Kung yung may anak ba natin, may kakainin pa. Oo. Yung sapat ba na pagkain. Kasi, ang hirap ng pinagdadaanan ng iba. Di mo alam kung may kakainin pa. Tayo, swerte tayo. Kahit pa paano. Watch nyo to. Hey, what's up, you guys? Magandang gabi sa inyo lahat, guys. Thank you sa walang sawang pag-support sa amin. Hi naman kayo dyan, ma. Hi, Ras. Family girl. Okay, guys. Mag-research na ako mag-vlog nung photography namin. Ngayon, ang gagawin naman namin, gamit na ang aming DSLR. Yan. Nakaraan, itong phone na to yung gamit ko. Ngayon naman, yung DSLR na. Ang subject namin ngayon, pinggan. Ano bang pwede natin gawin sa pinggan? No? Paano natin siya mai-relate sa panahon ngayon? Okay, guys. So, mag-prepare na ako. Ready ko na. So, magta-timelapse na lang ulit ako para makita niyo kung paano ako mag-set up. 3, 2, 1! Ayan guys, so nakita niyo na, nag-ayos na ako ng mga gagamitin ko. Ready na? Watch niyo lang ako habang ginagawa to. Same pa rin, kung paano yung ginawa sa phone photography, ganun pa rin yung gagawin natin dito. So
sana may salamin dito. So kung mag-reflect to eh. Kaso wala akong salamin. Naisip ko kung ano yung pwede kong ilagay. Try muna natin yung walang salamin. Si-set up ko ngayon to sa neutral. Sana nakikita nyo. Ngayon babagoyin ko to. Yung sharpness medyo tataasan ko. Okay? Kunin nga i-flat ko. Para sa editing ko na lang siya ayusin. Mag-kelvin tayo. Huwag tayo mag-auto-weight balance. Siguro mga 5,300. Yan. Try natin to. Nakikita nyo pa ba guys? O kung nakikita nyo lang ulit, ito. Ito lang na. Try na natin mag-shoot. Nasubukan nga. Ayos ka na po. Tapos yung kamay mo, hawak mo lang dito. So, ganyan. Ganyan lang, huwag kagagalawa. So, ayun na nga guys. Wait, natapos na tayo. Nakakapagod. So, yun guys. Ano na tayo? Proceed na tayo sa edit. Kung masyado na check yung video kung nakikita nyo yung ginagawa ko. Pero, sana magustuhan nyo yun. Lipat ko na yung files. Lagay ko na rin siya sa Lightroom. Mag-screen record na rin ako para makita nyo kung paano ko i-edit. Okay, so nakapili na ako. Sana magustuhan nyo to. Okay. Curve. Pag-curve tayo, syempre. Yung napansin nyo, pinakita ko pa rin yung part na kahoy. Kasi para nga mas umangat, mas tumutang yung pinggan. Okay. Yeah, siyempre may venue tayo. Pwede po mawala yun. Tapos lagyan natin ng konting gray. 25. Okay. Tingnan, check natin ah kung ano na pinagkaiba ng kulay sa umpisa. Ayun. Ayun na siya. Kita nyo yung difference guys. Marami pa akong sinat dito guys eh, pero hindi ko na masyadong pinahaba. Alright, alright. Ganda. Ayos. Parang pwede nga yun ang laki niya. Ang laban. Kamusiyong ko. Okay, Api, paano yung ilaw mo dito? Ito. Ito nga yung sa ilaw. Ito yung sikreto niyan. Kung paano ko ginawa. Inutusan ko yung asawa ko. May minsan sumunod sa akin din. Napasunod ko din. Boy. Napasunod ko din. Tawag yung mga si ilaw, si Steph. Maraming salamat and guys, congratulations sa atin. Congrats guys. Ang hirap mag-picture ng plato, promise. Pwede din kayo mag-picture tapos tag nyo kami sa mga social media. Yes, namin. Para dun sa next video namin kung paano kami pipili, kailangan nyo mag-comment sa video na to. Sundin nyo yung form, sundin nyo yung nakalagay sa screen. Dapat ganyan yung comment nyo. Walang flood, dapat malinaw, okay? Walang ulit-ulit. Wala ba kayong naririnig? Meron. Pwede na pala ikaw mag-subscribe. Ayan o. Ayan o. Tignan mo, Miko. Asan? Tignan mo, Miko. Zoom ka. Meron. Meron talaga, nagbebel eh. Yun o. Naririnig ako, pre. Kilik nyo na daw. Thank you so much. Subscribe, like this video, comment below. See you sa next video. Kasama na kayo. Bye.